sabay sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang inaluluklukan dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabik bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kaniyang dipi bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa ating mabuting balita ngayon, sa mga araw na magtatapos na ang ating liturhikal na kalendaryo, no? At magsisimula tayo pagdating sa linggo, ng unang linggo ng Adbiyento, no? Pinaaalalahanan tayo ng Panginoon na sa mga pinakamadidilim at pinakamalulungkot na sandali ng ating buhay, ang panawagan ay manatili sa Kanya sapagkat Siya sa lahat ng pagkakataon ay nananatili at sumasama sa atin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito. Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip
kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbango ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na ano, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa kanya. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahangon niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa paghahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman.
Magsitayo po ang lahat. Ang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ang mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. At huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang puot ng Diyos sa bansang ito, mamamatay sila sa tabak at dadalhin bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip ng mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Nararamdaman ba natin ang kaligtasan na ibinibigay at ibinabahagi sa atin ng Diyos? Sa ating mabuting balita na magandang pagnilayan din, siguro nagdadala ng takot at pangamba yung mga imahe ng tinatawag nating katapusan ng mundong ito at ang kaganapan ng panahon na tinatawag natin sa ating pananampalataya. Isang hudyat at isang punto sa ating panahon na ang lahat ng nasasaksihan natin ay darating ang kanilang paglipas. At para sa mga Hudyo, ito yung imahen nila. Dahil nga ayon sa propesiya, ang lungsod ng Diyos, ang Jerusalem, ay sasakupin. Darating ang panahon na hindi magtatagal ang lungsod na ito. Sasakupin at sasakupin. Masisira dala ng panahon at pagkakataon. At hindi rin nakatutulong na darating ang panahon doon na kasama rin yung pagwasak ng ating mundong kinatatayuan.
At dahil sa takot at pangamba sa puntong ito, yung iba sa atin, inaabangan kung kailan darating iyon. Siguro sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa lungsod, para bang isang pagkakataon lang, marami na tayong maaaring isipin, no? O isang bagyo lang tayo. Lalong-lalo na ngayon, umulan lang ng malakas. May mga lugar na nagbabaha. Kaya kinatatakutan natin yung dumaang malaking bagyo na siguro ay magiging sanhi ng pagkawasak o ng kung anumang pangyayari na makasisira at makaiistorbo sa ating karaniwang buhay. Kaya lang minsan sa pag-aabang natin dito, nakakalimutan na natin na may mga bagay ding mahalaga na kinakailangan nating pagtuunan ng pansin sa ating araw-araw. Na sa tingin ko ay lumabas din ang mga, no, kung hindi man itong mga pangyayaring ito, may mga delubyo ng buhay na ating naranasan at walang pinili at walang sinanto ito. Tumigil ang mga negosyo dahil sa kung hindi man mismong pagkakasakit, ay iyong posibilidad na magkasakit, na nakaapekto sa ating buhay. Meron din tayong mga sariling dilubyo sa buhay, mga pinagdaraanan, mga bagay na ating ipinaglalaban din. Isipin na lang po natin yung karanasan natin na tayo'y namumroblema. At iba't ibang uri ng problema. Yung iba, hindi alam kung saan bubunot ng pera, pambayad ng bahay, kuryente at tubig. Yung iba, nahihirapan dahil may mga kasama sa bahay na mapang-abuso. Yung iba sa atin, hindi sigurado ang kinabukasan. At kung tutusin, kung iisipin natin, hindi ba't dahil nararanasan natin sa araw-araw na yun, mas nakakatakot pa yun kesa dun sa darating na araw na magugunaw ang lahat? Hindi ba't mga panahong ito kung saan ang ating mga sariling mundo at kamalayan ay magugunaw? At minsan, tayo ay natutukso na gawin ang hindi tama. Na minsan, ito yung mga panahong nawawala yung kapit natin sa Diyos. Kaya naman paalala ang mga salita ng ating Panginoon. Pag dumating ang mga panahong iyon, huwag kayong mag-alala. Darating ang kaligtasan. Darating ang Diyos. Huwag sana tayong mawalan ng pag-asa sa Kanya. Huwag sana tayong mawalan ng pagkapit sa tama, sa nararapat. Huwag sanang magmalyo ang ating katapatan sa Diyos. At magandang paalala po ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Ang imahin ng ating Poon na sugatan, mag-isa, dala-dala ang krus. Isang imahin ng pakikiramay. Dahil ano pa ba ang mas malala? Na iniwan ka na ng mga kaibigan mo, kinutsa ka ng mga tagasunod mo, ipinapatay ka ng mga taong makapangyarihan. Iniangat ka bilang isang kriminal at namatay ka bilang isang kriminal. Daladala ang lahat ng ating mga pinagdaraanan. Subalit, nanatiling tapat sa Diyos. Nanatiling tapat din sa atin. Kaya sana, yung katapatan ng Diyos sa atin,
maging dahilan para manatiling tapat sa kanya. Magandang halimbawa si Propeta Daniel. Bago pa man sa pagdating ng panahon na dumating si Kristo, na natili pa rin siyang tapat sa Diyos kahit siya'y ikinutya at pinagtutulungan ng mga tao sa Babylonia. Nasa mataas na posisyon, inakusahan na kriminal, ipinakain sa leon. Pero sa kanyang pagiging tapat sa Diyos, ni hindi man lang siya nasugatan. Maaaring ganun sa atin. Ang bawat araw ng buhay ay parang pinapakain tayo sa mga leyon, sa mga problema na ating pinagdaraanan, sa mga hamon na dumarating lalong-lalo na kapag tinutupad na natin yung mga pangarap natin. Pero ang paalala, manatiling tapat sapagkat higit na tapat ang Diyos sa atin. At ito rin sana ang hingin nating biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, na manatiling tapat sa Diyos, na laging kilalanin ang Kanyang presensya at laging sumunod sa Kanya, lalong-lalo na kapag tayo may mga pinagdaraanan. Dahil naniniwala tayong kasama Niya tayo, dahil naniniwala tayong lilipas din ang lahat, at darating ang panahon kung saan magbubunga din ang ating pagsusumikap. At sa pagsisimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba ako higit na magiging tapat sa Diyos na tapat sa akin? Mahal na po ang Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang Kanyang awa. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat sa Diyos at sa kanilang tungkulin sa kapwa sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo muling
sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilohod po ang lahat. Ama namin lumikha, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami, iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng hirap mo'y
Saligalig, hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.